My God, I hate drugs. Binigyan ng Pangulong Rodrigo Duterte ng go signal ang Health Department para ituro ang Preventive Drug Education Program sa susunod na school year. Ituturo ito sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang sa grade 12. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na ang programa ay isasama sa curriculum. Anya papayagan ng mga paaralan na ipakilala ang preventive drug education sa ibang subject. Inihayag din ang Cabinet Secretary na inihanda na ng Education Department ang mga lesson plan tungkol sa life skills for drug abuse prevention at mga paksa para sa anti-illegal drugs. Ayon kay Nograles, nagtutulungan na rin ang DOH at ang Dangerous Drugs Board para sa pagbuo ng napaparahon at komprehensibong supplemental materials para maisama ang drug education sa curriculum. Radyo Pilipinas News Nationwide. Maglalagay pa ang Commission on Elections ng karagdagang security features sa mga balota na gagamitin sa May 2019 midterm polls upang tiyakin ang integridad at kredibilidad ng halalan. Tinukoy ni COMELEC spokesman James Jimenez na isa sa mga dagdag na features ay ang machine readable ultraviolet marking sa mga balota. Ang UV mark sa ni Jimenez ay mababasa ng machine at kung hindi nito mababasa ay ire-reject ito. Tumanggi naman si Jimenez na talakayin pa ang ibang security features for security reason. Nagsimula nang mag-imprinta ng mga balota ang National Printing Office nitong Sabado na aabot sa kabuuang bilang na 64,804,544 ballots. Dagdag ni Jimenez na target ng NPO na mag-imprinta ng 1,000,000 balota kada araw kaya inaasahang makukumpleto ang bilang sa April 25 o mas maaga pa. Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinaghati-hatian ng mga senador at congressman bilang discretionary fund ang 75 bilyong pisong budget insertion ng Department of Budget and Management sa 2019 National Budget. Ginawa ni House Committee on Appropriations Chair Rolando Andaya Jr. ang pahayag matapos naman na ratipikahan ng Senado at Kamara noong Biyernes ang 2019 General Appropriations Act. Inamin ni Andaya na bawat congressman ay tatanggap ng 160 bilyong piso para pondohan ang mga proyekto at programa sa kanilang distrito. Bago ganito ang siniwalat naman ni Senator Panfilo Lacson, ang discretionary funds ng bawat senador at congressman sa ilalim ng 2019 national budget para pondohan ang mga proyekto sa sarili nilang distrito. Radyo Pilipinas News Nationwide. Tinuyak ni House Appropriations Panel Chair Nonoy Andaya na tinanggal na ang sinasabing 75 billion peso na isiningit na pondo ng DBM sa Highways Department. Ito'y matapos na aprobahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang BICAM report sa panukalang pambansang budget sa 2019. Ayon kay Andaya, natukoy na rin nila kung sino at kailan isiningit ang nasabing pondo. Aniya, nararapat lang na ibigay ang naisingit na pondo sa ibang proyekto. Samantalan, nilinis naman ni Andaya si DPWH Secretary Mark Villar sa usapin ng umano'y isiningit na pondo sa ahensya. Sinadya umano ng mga sangkot na opisyal at empleyado ng DPWH na hindi ipaalam sa kanilang kalihim ang nabanggit na budget insertion. Radyo Pilipinas News Nationwide. Binabalangkas na ng dalawang komite sa Kamara ang kasong pandarambong laban kay Budget Chief Ben Jokno dahil naman sa kanyang paulit-ulit na pagtangging sagutin ang anim na summon. Sinabi ni Camarines Sur Representative Rolando Andaya, ang chairman ng House Appropriations Committee, na inianda na ng Public Accounts Committee ni House Minority Leader Danilo Suarez ang lahat ng kailangang dokumento para sa pagsasamparang kaso. Ang kaso ay nagugat sa 75 billion pesos na inamin ni Jokno na siningit sa 2019 national budget kung saan ang kanyang in-laws na sa Sorsogon, Vice Governor Esther Hamor at kasiguran Mayor Edwin Hamor ay nakakuha raw ng mahigit sa 500 milyong piso sa infrastructure projects. Nadiskubre rin ng Andaya Suarez Joint Panel ang RMR construction firm ng mga Hamor na parents-in-law ni Jokno o ng anak ni Jokno na si Charlotte Justine na beneficiary ng 81 billion pesos in proceeds na dineposito naman daw ng dami
firm na City Leoncio Corporation na siyang nanalo sa bidding. Sabi ni Anday, ang pinakakaso ay conflict of interest. Radyo Pilipinas, news nationwide. Sa iba pa nating mga balita, hindi kumporme si Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsina o sa Swestyon na ipadeport ang babaeng Chino na nagsaboy ng taho sa isang pulis sa Boni Station ng MRT3. Sa kanyang tweet, sinabi ni Locsina tama lang na papanagutin ang 23 anyos na si Jiale Zhang na isang first-year fashion design student. Ganun pa man niya, hindi na dapat mauwi sa deportation ang nangyari dahil isa siyang estudyante na naniniwala sa bansa para mag-aral dito. Mababatid na naharap si Zhang sa mga kasong direct assault, disobedience to a person in authority at unjust vexation dahil sa pagsaboy ng taho kay PO1 William Cristobal. Hindi na kasi pinapasok ni Cristobal si Zhang sa MRT station dahil sa dala nitong baso ng taho. Radyo Pilipinas, news nationwide. Pulis na sinabugyan ng taho ng Chinese National sa MRT para arangalan sa Campo Crame. Mula sa Campo Crame, narito ang report ni Leo Sarne. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Pinarangalan ngayong umaga ng pamunuan ng PNP sa Camp Crame ang pulis na sinabuyan ng taho ng isang babaeng Chinese national sa MRT. Mismong si PNP Chief Police Director General Oscar Otealde at si Secretary Bongo ang nag-abot ng PNP Commendation Medal kay PO1 William Cristobal. Ayon kay NCRPO Director Guillermo Eliazar, si PO1 Cristobal ay may tuturing na isang huwarang pulis dahil na natili itong mahinahon sa kabila ng pambabastos na ginawa sa kanya ng dayuhan. Si Cristobal ang pulis na naka-assign sa MRT o Metro Rail Transit 3 Boni Station na sinabuyan ng taho ng 23 anyos na Chinese national na si Jiale Zhang noong Sabado matapos pagbawalan ng mga gwardiya sa pagdadala ng likido sa tren. Kahapon formal nang sinampahan ng pulisya si Zhang ng mga kasong unjust vexation, assault at disobedience to agent of person in authority sa Mandaluyong Prosecutor's Office. Inaasahan naman magpapalabas ng resolusyon ng piskalya ngayon ding araw na ito kung dapat ba o hindi na ipatapon ang dayuhan pabalik sa China. Mula sa PNP, ito si Leo Sarni para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, news nationwide. Kaugnay pa rin yan, sumailalim na sa police inquest proceedings ang babaeng Chino na nagsaboy ng taho sa isang pulis sa MRT 3 Boni Station. Pinroseso na si Jiale Zhang, 23 anyos, sa Mandaluyong Police Station kung saan siya ay kasalukuyang nakadetene. Nahaharap si Zhang sa mga kasong direct assault, disobedience to agent of a person in authority at unjust vexation. Ayon sa ulat, nagpasya rin ang MRT3 management na magsampa ng hiwalay na mga reklamo laban kay Zhang. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy ukol sa insidente. Radyo Pilipinas, news nationwide. Magsasampa ng hiwalay na reklamo ang MRT3 laban sa estudyanteng Chino na nagsaboy ng taho laban sa pulis sa Boni Station noong Sabado. Ayon sa MRT3, balak nilang sampa ng kaso si Jiale Zhang para may deklara siya bilang isang undesirable alien at ma-deport. Huling-huli si Zhang sa CCTV footage habang tinatapunan ng isang baso ng taho si PO1 William Cristobal sa MRT3 Boni Station. Ipinapaliwanag noon ni Cristobal ang bagong patakaran na bawal na ang likido sa loob ng tren, bagay naman ay kinagalit ng dayuhan. Dahil sa kanyang ginawa, hindi na papayagang makasakay ng MRT si Zhang. Ang asuntong iharap ng MRT3 ay iba sa ikakaso naman ng Immigration Bureau laban kay Zhang. Radyo Pilipinas, news nationwide. Sa kaugnay pa ring ulat, tinitingnan na ng Bureau of Immigration ang posibleng aksyon laban kay Zhang na isang mag-aaral sa isang fashion school at naninirahan sa Mandaluyong. Tinura ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, makikipag-ugnayan sila sa DOTR at NCRPO para sa detalye ng kaso at pag-aaralan ang posibleng aksyon kontra sa dayuhan Chino. Sinabi ni NCRPO Chief Guillermo Eleazar na matapos makausap si Zhang, haharapin niya dapat o dapat niyang harapin ang consequences ng kanyang ginawa. Rekomendasyon ng NCRPO ituring na undesirable alien si Zhang para naman kay Vice President Lenny Robredo sa ginawa ni Zhang, hindi lamang ang pulis ang kanyang ininsulto, manapay ang lahat ng mga Pinoy. Sa kanyang panig, sinabi ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano,
na ito ang mangyayari kung ang ating gobyerno mismo ang pumapabor sa China at tawagin ang ating bansa na Province of China. Radyo Pilipinas News Nationwide.